Hello once again. So again, I'm with my ESL teacher friends. Today, nadagdagan kami ng dalawa. So that's a good thing. But today, nandito ulit si Teacher Pat. Say hi. Teacher Gwen. Hi. Teacher Camille. Hi. Teacher Lai. Hello. And Teacher MJ. Hello. Hi. All right. So we have introduced already ourselves coming apat before, but I think we need to introduce naman Teacher Lai first. Hi, my name is Gloria Sampayan. I am 23 years old. I have been teaching ESL for almost 3 years now, and I already handled different kinds of accounts and nationalities as well. So those are only three nationalities. First, Chinese, Korean, Chinese, Korean, Indonesian, and Vietnamese. So yeah, I have handled those different nationalities in a different companies as well. All right, what about Teacher MJ? All right, so my name is Mary Joyce Honori, but you can call me MJ for short. So I have handled different nationalities too, such as Koreans, Chinese, Indonesians, and Vietnamese, so same as Teacher Lai. And teaching is really my passion, and it's very fun to teach students, especially kids, because I prefer kids, and you can share your knowledge and at the same time you can have fun together with your students. All right, thank you so much. Now, before yung first part natin, we have already discussed what are the things that we need, like for example, yung laptop or computer, headset and everything like that. We also talked about magkano ba, right? Kung magkano yung rate, how many hours ba yung aming pagtuturo. So we're done with that. So today naman, or ito namang moment na to, gusto naman nating malaman or magbigay naman tayo muna ng ating greeting, right? For our audience to know, paano ba mag-greet ang isang ESL teacher? So ibig sabihin, sa greeting namin, we say our name, of course. We greet hi or hello, depende, if whatever you want. So let's start with Teacher Pat. Okay, so ngayon, as an ESL for from 5-1 talk, this is our format. Okay, so meron siya sinusunod na format. Every ESL company, meron siya sinusunod na format. Ngayon, during the training, ganito yung ginagawa nila. Okay, so listen guys. Hello! My name is Teacher Patches from 5-1 talk. What is your name? Yes. Okay. Nice to meet you. Okay. All right. Let's start with next is Teacher Camille. Okay. So this is how I greet po sa akatsop. First you say your name and how old are you and tsaka tinatanong ko rin po minsan yung hobbies nila. At ganito po siya. So, hello, my name is Teacher Trisha and I am 24 years old. How about you? What is your name? All right. Yes. Teacher Gwen? Yes. Hi. My name is Teacher Gwen. And I teach. I am. I don't know what your age is. Anyway. Yes. What about your greeting for the students? For the students. How do you greet your students? Good day. My name is Teacher Gwen, and I'm here to help you with your homework. All right. So it depends. That's for tutorial, right? Gwen is teacher by profession, but not really for teaching ESL, right? But she she already finished her, is it TEFL or TESOL? TEFL and TESOL. Ah, you finished that already. So anyway, Teacher Lai, what about your greeting?
All right, because since I am more on handling adults, so I just ask the my students first their name if we or once we meet for the first time, then their age and how they are at that day or at that moment. At like, for example, hello, my name is Teacher Lai. I will be your teacher for today. What is your name? All right, so that's all. Teacher MJ. This is a very simple introduction. Yeah, it's okay. Teacher MJ. It depends on the students that you handle, right? Yeah. It depends on the age. MJ? Ako naman po, mostly kids. So, kailangan ko maging jolly. So, medyo ngiting-ngiting konti, ganun. So, parang normal na pag-greet students. Like, hello, good morning, good afternoon, or good evening. So, how... Ay, mali pala. Sorry po. Alright, hello, my name is Teacher MJ. How about you? What's your name? Alright. So, ganun din naman. Ganun din ako when I was also a teacher in Talk 915. It's the same. Hi, my name is Teacher Anna. What is your name? So, pare-pareho lang kami ng greeting. Now, dun sa loob na, after that, gumagawa ba tayo ng lessons natin or not? Teacher Pat. Okay. So, halos lahat po ng ESL, to be honest, spoon feeding siya. Napakaswerte ng mga ESL teachers kasi sila is hindi ka na kailangan mag-prepare ng lesson plan. Okay? Ang dating lang na kailangan mong pag-aabalahan dun sa platform mo is yung gumawa ka ng lesson memo. Lesson memo at saka yung grading system ng isang platform. So, yun lang yung kailangan mong anin. Pero the rest for the lesson plan, yung company itself na lang mismo yung magbibigay sa inyo ng lesson. Ngayon, paano mo siya masusubaybayan? Masusubaybayan niyo po siya? Yes, meron. Kasi meron po siya naka-indicate na lesson 1, chapter something, or lesson 2, chapter something, and then the title. So, doon pa lang, once na ikaw, nagkaroon ka ng isang regular students, no? Student, rather. Nagkaroon ka ng isang regular student. So, doon pa lang, malalaman mo na kagad kung paano nasusubaybayan ng estudyante yung klase niyo. So, napakadali lang niya. Madaling-madali lang siya. Teacher Camille, before you start your lesson, binabasa ba dapat? Yung nag-review ba dapat? Ako po kasi hindi ko siya nire-review actually. Pero pag nakita ko po kasi yung title, mostly po kasi stories, tapos nouns, adverbs, like that, which is familiar naman po ako. Pero kung hindi ka naman po masyadong, for example, college student ka pa lang, siguro I suggest na basahin mo muna yung lesson para mas prepared ka. Unlike na, kasi po ako mostly regular students, kaya alam ko na po yung flow ng klase namin. Mm-hmm. Teacher kaya Lai, paano mo hina-handle, yung halimbawa, nandung ka na sa mismong content itself? Sabi mo, you handle medyo, anong age ba yung tinuturuan mo? Minsan kasi ka, estudyante ko, minsan more or less 30s. Mm-hmm. Yung so, ano niya. So, pag hinahandle mo siya, ano bang makikita nila malimit? What's on your screen kung pag 30 years old na yung tinuturuan mo? Do you have stories? May stories? Hindi po. It is more on IELTS. So, more on situational topic. Like, anong dapat mangyari? What is, parang anong objective so, kung bakit ganong situational? Yung topic na po yun is kailangan po na mas ma-improve ng student yung critical thinking niya during kasi yun po yung kailangan niya during his or her test sa IELTS. Lalo na kapag tapos yung tipong tawag dito marunong din yung estudyante, yung tipong ginagawa naman sa class is more on paraphrasing. Most especially for the common words, we have to seek for another words of this particular common words or basic words. Para mas lalong maging deepen your para mas lalong maging effective rather, maging effective yung answer ng student pagdating sa test niya. Alright, so ganun pala yun, right? Akala kasi nung iba, ESL, English lang. Ganun lang siya. Like, for example, pronouns, nouns, ganyan. Meron kasing mga age, na
ang hindi yun yung purpose nila kung ba't sila nag-enroll, right? Their purpose is because they want to pass their exams. Hindi okay. lang tayo ang may yung IELTS na yan, hindi lang tayo yung may kumukuha ng exam na for national or for international exams. Sila din. That's why nandito tayo to help. MJ, Teacher MJ, handle mo ay kids, right? So, paano yun? Paano kung ayaw makinig? What do you do? Mostly po ginagawa ko, may toys ako dito. For example, ayaw talaga ni student like mag-aral. So, ang ginagawa ko, play na kami. And then, gagawa ko ng way para maipasok ko yung paglalaro namin sa pag-aaral po. Like, kaya maglalaro kami ngayon. Tapos, pagkatapos ng laro, sabi ko, okay, so we will play after our lesson. So, pag sabi ko nang ganun, once na makinig si student, so papasok ulit kami sa lesson namin. Tapos, pag ayaw na naman niya makinig, so lalaro ulit kami or kakanta, and then babalik po kagad dun sa lesson mismo. Alright, thank you. Teacher Gwen? Yes, can you hear me? Yes. All right. Hi. I'd just like to ask how important it is yung TOEFL, yung mga TEFL at saka TESOL. Bakit kailangan? Ano bang nangyayari? Bakit may ganun? Well, kailangan yung basically you have to understand that bawat sulat na handle mo, there's a different set of intonations that they have and how do they attack their, for example, yung training nila in terms of like, for example, kung adult, katulad ng famous lie, kay teacher lie, tama ka, yung mga paraphrasings, and they have different sets of understanding in terms of the, kung ano yung kinitake nila. Is it, kasi English is their second language. Hindi yun ang first language nila. So sa atin, kasi we are a native speaker of English, it's our first language. So kaya nga tayo ESL is second language para sa kanila. Yes. That's one of the complexities of having a TEFL or TESOL understanding of things. Kasi nga minsan yung nouns and pronouns mo and adverbs mo, when it comes to TEFL and yung mga reviewers for IELTS, it becomes sometimes complicated. Yes, yes. Teacher Pat, ikaw, you handle kids or adults? Both. Both. Anong difference? Yes. Anong difference? Yun nga. Minsan, kailangan kasi meron kang full props, no? Pag sa kids. Ngayon, ang maganda lang kasi, malalaman mo kasi minsan kung adult ba yung tuturuan mo or kids. So, kailangan kapag adults na, you don't need to wear this one. Kasi hindi siya interested dito eh. Ang interested siya dun sa language. Yun yung ipo-point out mo sa kanya. More on sa sinasabi ni Teacher Lai, paraphrasing, common words. Okay? So, different meaning or different words but there's a common meaning. Meron ganon. Tapos, meron namang different words na common meaning, meron namang common meaning na different words. Parang ganon yung ginagawa niya. So, kadalasan, ang mga adults, ganon ang tinatanong nila. Teacher, what is the meaning of this? Teacher, what is the meaning of that? Mas matanong sila. Unlike sa mga kids, si kids naman, ang tinuturo sa kanya is parroting. So kung ano yung sinasabi mo, gagayahin lang niya. Mm-hmm. Ginagaya lang niya. Ngayon, advanced lang si kids kapag halimbawa na nasagot siya kapag tinatanong mo siya. Alright. Yun yung difference. Advanced lang niya is nasagot lang si kids. Kapag na-advanced si kids ha, depende yun sa environment niya. Kung halimbawa na kinakausap talaga siya ni mommy or ni daddy ng English, kasi may ganun sa atin, di ba, sa mga Pilipino. Na kapag halimbawa, nakasanayan na ni kids na magsalita ng English, dire-diretso na yun. So, yun yung pagkakaiba nila. Okay. Teacher Lai,
for ano naman, how do you, paano mo nalalaman kung nagpa-progress na yung bata? Do you have the same students ba? O nagpabago-bago ba? There are times po na may ano, regular students ako, tapos yung iba naman, hindi sila as in stick sa ano, isang teacher. So gusto nila, mas gusto talaga nila na iba-ibang teachers yung magtuturo sa kanila. For my regular students, I can tell na medyo nag-ano lang po sila, nag-i-improve sila kasi masyado na silang ano eh, tawag dito, masyado na silang confident na makipag-usap sa regular teachers nila. So, kasi pag first time nyo kasing ma-meet yung isa't isa, yung estudyante talaga hindi talaga nagsasalita eh. More in yes, yes I do, no. Yun lang yung ano nila. Tapos pag ano, yung second class niya naman, medyo magiging okay-okay na siya. So, parang magiging comfortable na yung estudyante mo sa'yo makipag-usap. Alright. So, yun lang ata, siguro magiging comfortable yung, ano, yung estudyante makipag-usap sa teacher para lalo silang ano, ganahan makipag-usap. Teacher Camille, paano mo nire-rate? How do you rate your students? Anong ginagamit? Yung parang gradean sila. Okay po. Sa Akadsok po kasi, usually remarks lang po ang nilalagay namin. Naglalagay lang kami nung kung anong nangyari sa lesson, kung anong hindi niya kayang gawin, kung saan siya nagkamali, at kung ano pang kailangan niyang i-improve. Okay. Yun lang po. Both teacher, adult and kids. Pareho lang remarks. Teacher MJ, remarks lang din ba sa inyo? Sa isang account po namin sa Vietnamese, may ano po kami, binigrade namin sila, numbers po, may numbers kami. May numbers. One is the lowest, 10 is the highest. So, depende po sa'yo kung paano sumagot si student. We have vocabulary, speaking, probably listening, ano ba na? Apat po. So, yun po, may mga ano kami, like, ginigrade namin si student kung paano sila sumagot or paano sila sa klase. Paano ginagawa nila sa klase. Alright. Teacher Gwen, of course, we are also being graded as teachers. Kahit yan ay face-to-face, kahit professional teacher ka or kahit nasa ESL world ka, ikaw ay ginigradean. Paano mo na-face yun na nakikita mo yung mga comments? Teacher Gwen, ng estudyante. Okay. Actually, mas maganda nga yung makita mo kaagad yung feedback in terms of the lesson for the day, tapos ano yung feedback nila. Mas maganda yung mechanism because in a traditional face-to-face class, normally, hindi mo alam yung binoto sa yung grade sa yung students. Eh. But in a platform like the ESL or kung ano mang platform, makita mo kaagad yung grade sa student if it's 4 stars, 5 stars. And it's a two-way situation. Well, and alam mo na sana bumalik yung estudyante sa'yo or hindi, or basically how meron ka rin titignan mo naman din kung what are your improvements or what you need to improve on. Alright. So, last word tayo sa bawat isa. How do you close naman? Yung paano ka naman mag-close ng klase or paano ka mag-end ng klase mo? So, kanina nag-greet tayo. Now, kung paano naman mag-greet ng pa-huli na, mag-babay. Alright, let's start with Teacher Pat. Before I close my class, I just say again dun sa mga mispronounce or grammars nila first para ma-review ng estudyante. For example, okay, don't forget to review the word like lion, la, la, lion. Pronounce the phonex, la, la, lion. Okay? And then again, this is Teacher Patches from 5-1 Talk saying goodbye to you and see you again next time. Bye-bye! Like that. Okay? So, kailangan hanggang simula sa energy mo nung nagpumasok ka dun sa platform hanggang paglabas mo, full energy pa rin siya. Even though kids or adult siya. Yes. A teacher Camille. Almost the same lang din naman po kay Teacher Pratt. Ganun po. Review the words that you study, the pattern, the sentence patterns, and
the corrections especially. And then you say goodbye. Hope to see you again next time. And don't forget to leave 5 stars. That's all. Can you say that? Simple. Pwede ba talaga? Pwede po sa amin. Sa Akatsok. Kasi sa may mga lugar na bawal. Para alam din ang audience natin na, uy, baka mamaya gawin niya. Sa ibang companies, hindi pwede. Okay. Sa ibang, nagkataon sa Akatsok, wow, pwede pala. Sa teacher pwede life. Pwede po, pampataas ng teaching points. Okay, teacher life. Yung sa akin po, sabi, kasi more on sa, naman, sa iba kong account. So, syempre nag-wrap up po kami yung my summary, my review, nakalagay review wrap up. So, i-discuss ulit namin kung anong nangyari sa kung anong natutunan niya sa class namin. Then I will just tell my student, okay, I guess that will be all for tonight or for today. All right, so let's see each other again. Then give recommendations kung sakasakali man na may gusto kang i-point out doon sa estudyante na kailangan niyang i-improve. Ayun. Yun lang yung ginagawa ko then. Say goodbye. Kasi minsan talaga hinahabol yung oras eh. Kasi 5 minutes lang din may estudyante. So, dapat yung... May papasok na ulit na bagong estudyante, right? Teacher MJ, ilang minutes nga bawat klase usually? 25 minutes po. And then you have 5 minutes break. So, yun. Malinaw yun. Kasi sa setting, sa totoo, it's 1 hour, 1.5, diba? Or 2 hours, minsan 3, totoong buhay. Dito, 25 minutes yung pinaka-malimit. Pero meron tayong 30 minutes, merong 50 minutes, right? Diba? Iba rin. 50 minutes for group classes. Merong isang account na 45 minutes siya. Isang account yun. Mm-hmm. 45 minutes yung classes mo. Dire-diretso yun. Pero yun naman is for adults. Depende talaga. Kasi depende. Kung hindi kaya ng usually ng bata na tumagal ng ganong katagal. Mag-share lang ako. Pwede mong share. Sure, yeah. Sure. Go ahead. Teacher MJ, your closing. Same lang din po sa kanila. Like, mag-review. Kung ano natutunan ni students. Give yung mga IBE. Papaalala kay student na mag-review, especially yung corrections sa grammars, mispronounced words, and then bigay din po ng recommendations kung paano ma-improve ni student yung mga lapses niya. And then, see you again next time. And then, sometimes po nagtatanong kung may questions ba sila sa during the class, kung ano natutunan nila, ganun po. Okay. Teacher Gwen, I thought you were going out. But anyway, matapos naman na kasi tayo, what is your greeting sa ending ng class? Normally, itong kakatapos ko lang na semester, which was all of us are online. Usually, tama naman din yung sinasabi nila. May mga konting, pare-pareho din kami in terms of like, wrap up muna, ano yung hindi naiintindihan sa lesson. Kasi more of kami, kasi ako adult yung handle ko. And karamihan lang kasi is the problem sometimes with us on our part sa school namin is the connection of the bata. So minsan malabo yung connection, hindi kayo minsan nakakaintindihan, but normally my closing is do you have any questions, comments or questions regarding the discussion, and any violent reactions on some of the comments of the other students, because I usually yung klase ko kasi 45 students eh. Isang bagsakan niya na lahat kita ko 45 eh. So ang hirap na makipag-usap ng, of course, you have to set your guidelines muna eh. And then, yung closing is, really, okay, so if there are no more questions, eto po yung ating susunod. And then I say just goodbye. And or, let's say midday yun, have a great day and enjoy your stay. Stay safe. That's it, right? All right, so thank you so much sa ating lahat ng teachers. We have to say goodbye now. Bye-bye. All right, sa susunod na. Sana meron tayong part 3 sa susunod kapag available na ulit tayo lahat. Bye-bye. Okay, yes, po. Thank you. Good night. Bye-bye. Bye-bye.